guys. So ngayon is busy tayo. Magluluto tayo ng soup for today. So ang gagawin kong soup is the herbord or the chikwa soup in Chinese. So nagbo-boil na tayo ng water. Iba-blanch natin yung ating meat or yung pork muscle. So, hinihintay lang natin kumulo siya. At dito sa underpot natin is ating pastel. Itong pot natin is pag-boil na natin ng sabaw. Ito naman pag-blanch natin. So, ito na yung malaking knife ko. Ikakat ko lang yung meat natin. Blanch lang natin. Lagay lang natin sa boiling water. So, ang ating parang ingredients dito ay yung pork. Any pork you can use. The lean pork or maybe the pork muscle can do. And we have the chikwa or the hair pork. We have the mushroom. So, yung ating mushroom is isinok ko na siya sa tubig kanina. So, malambot na siya. Malambot na. It's soft already. I already soaked it to the water. And then, habang hinihintay natin yung ating binablanch, kasi i-blanch natin ng at least 2 minutes to. Ilalagay na tayo ng luya doon sa ating pot. So, clay pot ang ginamit ko sa pag-boil ng soup na to kasi usually kapag ganito ang binoboil ko, clay pot yung ginagamit ko. So, dahil malinis na yung ating mushroom, so ilagay na natin. So, nagkukasa ko yung kamay. I already washed my hand. It's clean. And then, dahil okay na to, nag-glue na siya. So, i-rinse ko lang at ilagay natin dito sa ating boiling water. So, kumukulo na rin yung tubig natin dito sa ating pot. So, ilagay na natin yung meat. And then, cover lang natin. So, ilagay na rin natin yung ating dried scallop. So, nilalagyan ko siya ng dried scallop kasi ito rin yung nagbibigay lasa dun sa ating sabaw. Bukod dun sa meat at sa ating chikwa. So, ilagay ko na sa ating pot. At habang hinihintay natin siya, magbalat tayo ng ating herbord or the chikwa. So, some people just do like this, scraping. Pero dito sa bahay kasi is, ganito yung ginagawa ko. Binabalatan ko talaga siya. Siyempre, depende sa requirements. Kung gusto nila ng scrape, so scrape. Pero kung gustong balat, so balatan natin. So yun lang. Sobrang simple lang ng sabaw na to. Balatan lang natin itong ating chikwa. So parang sa atin para siyang kamag-anak ng upo. Parang ganun yung kanyang style or yung texture. So, ayan, nabalatan na natin yung isa pa. So, mabilis lang to guys. Hindi kayo mahihirapan na mag-prepare ng sabaw na to. Dito kasi sa bahay, gusto rin nila to eh. Kaya, okay lang. Doon tayo sa hindi komplikado. Minsan kasi, di ba, pag gagawa ka ng sabaw, maraming, yung ibang sabaw is marami siyang uri ng ingredients. Pero ito, dahil nagmamadali ako today, is simpleng sabaw na lang ang aking ginawa. Simple soup. So, tanggalan ko muna siya ng buto. So, may mga tao na okay lang sa kanila yung may buto to sa gitna. Pero, dito sa bahay kasi is tinatanggalan ko. So, yun yung style ko dito sa bahay.
So, ihiwa ko lang siya ng 4. So, ikat natin. So, malaki na yung net ko. So, ayan. Ganyan lang yung size niya. And then, tanggalin natin yung buto. So, yung style ko sa pagtanggal ng buto, gagamit ulit ako ng small knife para ayan lang. Paikutin ko lang siya para matanggal yung ating buto. I mean, yung buto ng ating hair cord. And then, after natin matanggalan, hugasan natin siya mamaya. So, tanggalan muna natin lahat. So, mabilis lang to. Mabilis lang siya. Hindi kayo mahihirapan. Maganda rin to sa katawan. Katulad nga nasabi ko dati, di ba? Ang mga in-check, magaganda ang kanilang skin. Kasi, healthy na soup yung kanilang. They drink the healthy soup. So, yun lang. Mabilis lang. Para lang tayong naglalaro. Diba? I see you. So, yun. So, hayaan ko lang din siyang kumulo within 2 hours or more. Depende kung lumabas na yung kanyang lasa. So, syempre, para malaman ko kung lumabas na yung lasa niya, kinakailangan ko siyang tikman. Or itatry ko. Try ko inumin ganun. So, mabilisan lang to. Huwag kayong mainip. Mga simple lang naman ang ginagawa ko dito sa luto kapag nagmamadali ako. Kasi pag nagmamadali ako, wala akong oras na gumawa ng mas komplikado. So, ayun. Butas na siya. Ayan. Wala na yung buto niya sa loob. So, ngayon, huhugasan ko to, tapos ilalagay na natin dito. Guys, nuhugasan ko na siya. Malinis na. Kita niyo? Tapos, ilalagay ko na siya. So, i-open lang natin yung ating boiling water. So, malinis yung kamay ko. Kakamayin ko na siya. So, yan lang siya, guys. Ganyan lang kasimple yung pag-prepare ko ng sabaw. Magkakaroon naman siya ng lasa kasi matagal natin siyang iboboil. Hayaan ko muna siyang mag-high fire ng at least 5 to 10 minutes. And then after ng mga 5 to 10 minutes, so i-medium or i-low fire na natin siya. So, ganun lang siya kadali. Hindi kayo mahihirapan. So, kung wala kayong pork muscle, you can also just use the lean pork. Kasi hindi siya oily. Hindi siya mataba. So, yun lang guys. Sobrang simple lang niya. So, see you next time. I hope na sinamahin niyo ako kahit kung ano-ano lang yung mga video ko. At least, nakakapag-share ako sa inyo ng madadaling luto. So, next time, yung may hirap naman ang gagawin natin kapag may oras tayo. So, yun lang guys. Ingat and God bless us all. See you next time.